Sa isang liblib na sitio sa bayan ng Mabini, matatagpuan ang isa sa pinakakinatatakutan noon sa buong Zambales at Pangasinan. Bilang commander ng New People's Army o NPA, marami na raw napatay ang taong ito at ilang dekada rin siyang tinugis ng militar. Medyo liblib itong tirahan ni Commander Omar. Mukhang tatawid pa tayo ng sapa bago tayo makarating dun sa kanilang tahanan. Sige po, Kuya. Okay lang po. Thank you. Hindi ko ikakailang kabado ako habang papalapit sa tirahan ng binansagang Ka Omar. Gandang araw! Hello! Gandang araw po! Saan po yung bahay ni Ka Omar? Ito po susunod. Thank you po. Imbes na armadong rebelde tulad ng inaasahan, isang matandang lalaki na malumanay magsalita ang sumalubong sa akin. Kayo po si Ka Omar. Ay, magandang araw po. Ako po si Kara. Kumusta po? Ito, okay naman ang matag. Sige po. Sige po. Dating provincial commander ng NPA si Ka Omar. Hawak niya ang lahat ng armadong rebelde sa Zambales at Pangasinan. Ang hukbo ko noon, maabot sa isang kumpanya yun. Ilang katao po yun? Mga ano yan, mga handa-handa-plas, ganyan. Pati yung minisamin. Anak ng isang magsasaka, simple lang daw ang buhay niya noon. Pero taong 1986, nagdesisyon siyang iwan ang pagsasaka kapalit ng pakikibaka. Sa loob ng kilusan, natuto siyang humawak ng armas, pumatay at makipaglaban. Marami na po kayo napatay. May kundi. Madam, simpe ka labanan yan eh. Hindi naman kasi nindesis yung tengga doon sa tao. Simpe kayo, may kong sabi ko kasi kapag natapos yung labanan, may kong namamatay sa amin, may kong din doon sa mga sumbano. Baka sa kanyang mukha ang tindi ng bakbaka noon sa pagitan ng NPA at militar. Saan po tumama yung bala? Dito. Tapos, lumusot dito sa kabila. Kaya mo, may tahi po kayo dito. Oo, baking blanco ako na. Madam kasi dito nga eh. Kung simple na ako, hindi ko naman sinasabing invisible ako. Makapatay na kasi dito nga. Ang New People's Army o NPA ang armadong grupo sa ilalim ng Communist Party of the Philippines. Itinatag noong 1969, ilang dekada na silang nakikipaglaban sa militar at mga puwersa ng gobyerno para isulong ang kanilang adhikain. Noong 2017, binansagan ng gobyerno ang NPA bilang isang teroristang grupo dahil sa mga ginagawa umano nilang karahasan tulad ng pangingikil sa mga negosyante at pagpatay sa mga itinuturing nilang kalaban. Labimpitong taong gulang lamang si Ka Omar nang sumali siya sa NPA. Pero hindi lang siya sa kanilang pamilya ang nahikayat ng kilusan.
Sa 9 na magkakapatid, 6 silang sumali sa NPA. 2 babae, 4 na lalaki. Kabilang dito ang kapatid ni Ka Omar na si Ka Lorna. Bakit po kayo sumali sa NPA? Ay, siyempre po, madam, nakita ko po doon yung kabangisan ng mga army noong unang panahon. Matapang po silang magbugbog po ng mga kalalakihan. Mm-mm. Karamihan po doon. Talagang nakahanay po yung mga tao. Mm-mm. Tapos po binubugbog, mayroon pong tagapagpalo, mayroon pong tagatadyak ng yung baril po. Huwag lang po sa ulo. Kasi po daw, lahat po ng tao daw dito sa Barangay Barlo noon. Oo. Lahat po daw ay NPA. Ayon kay Ka Lorna, simpleng magsasaka lang daw ang kanilang pamilya at wala silang balak noon na sumali sa Kilusan. Pero dahil ang kanilang sityo ay matatagpuan sa kabundukan, madalas itong daanan ng mga NPA noon. Marami rin pagkakataong dito nagaganap ang bakbakan ng mga rebelde at militar at silang mga sibilyan ang naiipit sa gitna. Biruin mo naman, madam, sabihin pa nilang halos lahat daw na hanggang ugat daw ng mansano tatanggalin, buburahin. Dahil? Dahil daw ito po daw, madam, eh sila po talaga ang taga-suporto daw ng NPA. Nung una, kaya pa raw nilang tiisin ang pananakot ng militar. Pero nang madamay na ang isa sa kanilang mga kapatid, nag-alab ang kanilang galit. Si Rogelio ang panganay ng pamilya. Di raw niya malilimutan ang araw nang makita niya ang bangkay ng kapatid niyang si Carlito na pinagbitangang kasapi ng NPA. Mahirap talaga yung dinanas nila din yung mga kapatid ko at sa kapinsan ko. Mm-hmm. Ang dami silang sugat, madam. Talagang yung kapatid ko, 24. 24 na ano po? Sugat. Dinali nila sa kanila. Ano Binita. Po tinaga? Oh, madam, di madam. Yung kutsilyo ata ng, yung nakakon sa barel, yung bayoneta. Oo. Oo. Yung linalagay sa dulo ng barel. Oo, bayoneta. Yun ang binira nila sa kapatid namin at sa kapinsan namin. Binita ito sa tulay. Mula noon, ang dating tahimik na pamilya ng mga Mansano nagdesisyong sumapi sa Kilusan. Para makaganti rin doon sa ginawa nila sa pamilya namin. Kung buhay ang inalis, buhay din ang ipapalit. Ganon ang ano namin talaga noon. Dahil, siyempre, dumating na sa amin yung sinabi nila na kahit ugat, bubunutin pa. Adi, kung kaya nila, di kaya din namin. Kung kaya nilang humawa ng baril, kaya din namin. Ganon ang desisyon namin. Kung ubusan, di ubusan. Doon na ako bumuo ng desisyon ko noon. Mm-hmm. Na sige nga, kako, patayan kung patayan. Sa loob ng mahabang panahon, naipit sa gitna ng bakbakan ng militar at ng NPA itong Sitio Surod. Hindi makakalimutan ng mga taga rito yung mga karahasan na kanilang naranasan. Pero ang tumatak talaga sa kanila ay meron daw isang eskwelahan dito. Yung mismong eskwelahan ng mga bata dito sa Sitio Surod, binomba daw ng militar. Ang sabi nila, nandito raw yun banda sa lugar na yun. Tingnan natin, hanapin natin kung nandito pa yung remnants ng eskwelahang binomba. Hindi kaya ito yun? Kasi tingnan mo, oh, may mga hollow blocks pa dito eh. Ay, ito. Ay, ito yun. Oh my God! Talagang parang napulbos talaga, te. Dito yung pasukan. Dito yung... Opo, madam. Ito yung pintuan, madam. Yan. Tapos? Tapos ito po yung parte po ng blackboard namin. Dito? Ah, dito. Ito ang nag-iisang eskwelahan sa kanilang sitio.
Pero naglaho ang mga pangarap ng edukasyon nang madamay rin ito sa pambobomba ng militar noon. Bigla na lang, madam, na magsiliparan po yung mga aeroplano, yung jet fighter pong sinasabi. Oo, tapos? Tapos bigla na lang po siyang bumaba na ganyan, naghuhunga siya po siya ng bomba. Eh, tinda ano yung mga ano, yung mga bata? Eh, di, nagsilabasan po sila, madam. Kasama po yung teacher. Ito po yung main na pintuan noon, madam, ito. Parang napulbos eh, no? Nawasak talaga. Ito ang pinto. Dahil dito, marami pa raw ang nahikayat na sumama sa NPA. Siyempre, nalungkot ang lahat, nawala na kayong eskwelahan. Anong naging epekto nun dun sa mga kabataan katulad ng iyong Kuya Omar? Naggagalagala na po sila hanggang sa siya na po, malis na rin po siya, nagpasok na po siyang, sumampa na rin po siyang bilang NPA. Dalawang dekada sa loob ng kilusan sina Ka Omar at ang kanyang mga kapatid. Iniwan ang pamilya, nagtago, lumaban hanggang patayan. Dito, ano ah, talaga? Nandun na yun. Ang alin po? Yung sinasabi mo, hindi siya mamamatay. Pero okay na sa akin, no? Mamamatay ako, mas maganda pa nga eh. Dahil tinamaan ako, hindi okay na. Kung mamatay, kasi kung mamamatay man ako, tiyak na yung ipinagmamabang ko naman, baka doon sa mamamayang Pilipino. Ayun yung sa isip. Kaya hindi masama na mamamatay. Pero noong 1998, ayon kay Ka Omar, nagkaroon ng lamat sa loob ng Kilusan. Pagkabalik, ipamamay pa rin. Ano ka? Maraming impilit kung mapatay ka pa rin. Nagkawatak-watak ang hukbo at nagkaroon ng mga pangkat na humiwalay sa NPA tulad ng RHB o Revolusyonaryong Hukbong Bayan. Kaya kung dati militar lang ang kanilang kalaban, ngayon pati kapwa rebelde naging kalaban na rin. Kasi nang panahon na yan, dahil mo nang kapaksyon na, okay. Madam, andan na yung labanan ng mga kasama. Kami, pinapatay ng mga kasama namin dati. Kami din, pinapatay din namin yung mga kasama namin. Kapag sundalo yung nasa grupa, patayan. Kapag inti yung nasa grupa namin, patayan din. Sa pagdaan ng mga taon, lalong sumikip ang mundo ni Ka Omar. Naisip niyang bumaba na sa bundok at magbalik loob. Siyempre sa amin din ang hukbo ng RHB. Naaawa kami doon sa mga kasama namin na kami-kami nakapapatayan. Diyan na nagsimula yung nagumuhan na yung mga isip namin. Tapos doon sa kasama namin doon sa loob mismo, may mga pulong kami. Hindi na kami nagkakaunawaan kasi kanya-kanyang ideya kung ano ba talaga. Kaya ako nag-isip na mas maganda yung mamuhay na lang ng kahit mahiakap na. Basta, pahimik at manaya. Naisip nila ang iniwang pamilya at ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Talagang ang nagpa-ano na sa akin yung anak ko po, madam. Kasi ayaw ko naman pong paglaki niya. Wala na nga siyang tatay na mamumulatan. Dahil hindi ko naman po naasahan na yung tatay niya ay mabubuhay din dahil nandan din po sa bundok na ako. Kaya po, yun, pinagpasyahan ko na lang po na balik na lang ako sa gobyerno. Noong mga panahong ding iyon, unti-unting nagbago ang kanilang pananaw sa pamahalaan. Nang mga sundalo, hindi naman na sila kagaya noon na mababangis, matatapang, pumapatay.
hindi na kagaya noon. Tapos yung mismong gobyerno lokal, kagaya noon. Dito, gumanda na ng mga kamasada namin din, makikita naman. Simula late 1990s hanggang early 2000s, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng grupo ni Ka Omar sa iba't ibang miyembro ng gobyerno, ng militar, ng Commission on Human Rights, pati mga NPA surrenderees. At noong 2004 nga, tuluyan ng sumuko sa gobyerno si Ka Omar at ang kanyang mga kaanak. Hawak ko dito ang ilan sa mga litrato ng kanilang aktwal na pagsuko sa gobyerno. Kapalit ng pagsuko, nakatanggap ang bawat isa ng 8,000 piso at tulong pangkabuhayan. Kapos man sa pera, anila, walang maliit na halaga kung ang kapalit ay kapayapaan. Pero sapat na nga ba ito para kalimutan ang katarungan at ang sugat ng nakaraan? Eh, paano yung justisya kay Carlito? Wala na, madam. Kasi nung mula nung namatay siya, madam, wala na. Kumbaga parang nung nailibing na siya, nailibing na rin. Wala na. Hanggang doon na lang sa ano ah, sa libingan niya yung ano niya, wala na siyang justisya. Sa loob ng mahigit 20 taon, umikot sa karahasan ang kanyang mundo. Naging rebelde, kinatakutan ng marami. Pero makalipas ang 2 dekada, ito na ngayon ang dating kinatatakutang commander ng NPA. Kung dati armas ang kanyang hawak, ngayon kawayan at itak. Ay, no, muna, madam. Nasisikapan ako nung kabababa ko pa lang. Oo. Kabe, hindi ko halos nalibago lahat ako ng sa trabaho ba. Oo. Kasi ako nung nandiyan ako sa kandosan, hindi naman sa nagmamayabang. Oo. Ako yung commander. Ilang taon na ang lumipas mula nang sumuko sila Ka Omar sa gobyerno. Bumalik sa pagsasaka ang mga dating mandirigma. Pero sa kabila nito, nandoon pa rin ang takot at pag-aalinlangan sa kanila ng mga tao. Kahit na mahirap ang buhay, hindi naman na kami nagsisisi kasi ayong babanakan naming organisasyon ng Kinrosan o ng AHB, watak-watak naman na. Hindi na rin kayo natatakot? Medyo. Natatakot pa kayo nung minsan. Minsan naiisip ko akong AHB ako noon. May NPA. Medyo natatakot. Kunti. Lamang bumababa sa kapatagan si Ka Omar para lang magbenta ng buho. Ang pupuntahan natin, yung kaibigan daw niya na bumibili ng buho, Ronald daw, Ka Ronald ang tawag niya. Tara! Si Ka Ronald ang negosyanteng bumibili ng buho mula sa bundok. Ginagawa niyang sawaling dingding ang mga ito. Sa tagal niya sa trabahong ito, umasenso na si Ka Ronald ngayon.
Pero ang di alam ng iba, tulad ni Ka Omar, dati rin palang NPA si Ka Ronald. Bakit po kayo sumali sa NPA noon? Kasi madam, napagagaling nilang magsalita. Talagang maraming pangako, ganun. Unang-una, kung pamilyado ka, yung pamilya mo, susuportahan. Ganun. Kaya yun, unti-unting nakuha na nila yung loob namin na sumali sa kanila. Tulad ni Naka Omar, nakaranas din siya ng karahasan sa kamay ng militar. Minasakar ang kanyang mga magulang. At talagang pinagbabaril yung bahay. Buong bahay nila, at talagang tinadtad ng bala. Bakit po? Hindi ko nga alam, madam. Wala naman kasalanan yung mga magulang ko. Oo. Siyempre, ang unang-una na pumasok sa isip, siyempre gusto maghiganti. Siyempre, ay bakit ganun, walang kasalanan yung mga magulang ko. Tapos papatayin lang na parang guwan, parang manok, ganun. Pero hindi nagtagal sa loob ng kilusan si Ka Ronald. Kung pamilya ang nagtulak sa kanyang magrebelde, pamilya rin ang nag-udyok sa kanyang magbalik loob. Wala naman silang mukhaan. Magbubuhay sa kanila. May dalawa na akong anak noon. Eh, siyempre, nakikita ko yung hirap nila. Tapos yung suporta ng sinasabi ng NPA, wala naman. O di, siyempre, madam, ako yung padre di pamilya, di. Mag-desisyon na lang ako nung bababa. Aalis na lang ako. Ayon kay Ka Ronald, hindi madali ang pagbabalik loob. Malinis ka man sa mata ng gobyerno, nandoon pa rin ang takot at pag-aalinlangan sa mata ng mga tao. Yung panganay ko noon, yung papa mo pala, dating NPA pala yun. Mga ganun, yung mga tao noon. Sabi ko sa anak ko, ang pabayaan mo na yan. Sabi ko, basta manahimik na lang tayo. Iba yung pagtingin sa inyo? Ganyan. Ibang pagtingin sa amin. Siguro, ano na lang, kami na lang yung mga surrender na mag-adjust na lang, magpasensya na lang po kami. Dahil dito, layo ni Ka Ronald na tulungan ng mga kapwa niya NPA at RHB surrenderees. At tulad ng kanyang karanasan noon, ito rin ang bagong laban na kinakaharap ni Ka Omar ngayon. Ang tuluyang matanggap ng komunidad. ₱140 lang ang kinita ni Ka Omar noong araw na iyon. Maliit na halaga kung tutuusin. Pero kung sila ang tatanungin, hindi pera kundi tahimik na buhay kasama ang pamilya ang pinakamahalaga. Maganda na ngayon dahil wala kang kinakatakutan. Ganon, kahit saan ka pupunta, ayos lang naman. Gusto ko na yon, madam, dahil oras-oras, gabi, na aanong ko yung mga anak ko din. Limampung taon na ang bakbakan sa pagitan ng NPA at militar. Ito ang pinakamahabang sigalot sa kasaysayan ng mundo. Libo-libo na ang namatay sa walang tigil na karahasan. Pero matapos kong makausap si Ka Omar at ang kanyang mga kasama noon sa kilusan, naging malinaw sa akin na ang ugat ng digmaan ay ang kawalan ng katarungan. Yung naaapi, dapat hindi na rin naaapi. Dahil ang sibilyan kasi pag naaapi yan, normal na yan ay makapag-isip na masama rin. So, lalaban? Oo, madam. Siyempre kahit ako ay sinuntok ako. Ng isang tao. Hindi ako magkaganti kung tatlo sila. Ay sa susunod na araw, alam ba rin magkaganti ako. Sabi nga ng mga magsasaka, kung ano ang iyong itinanim, siya mo ring aanihin. Magpunla ka ng karahasan, mag-aani ka ng digmaan.
magbunla ka ng katarungan, mag-aani ka ng kapayapaan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.